Sa surveillance video ng Batangas Police, kita ang pagkakabit ng braces sa mga undercover na police ng dalawang pekeng dentista na target ng operasyon. Nang makuha ang hudyat, sumalaki na ang mga operatiba. Ikaw ay inaarest ko bilang pagpapanggap bilang dentista. Ikaw ay may karapat ang manahimik. Arestado ang dalawang suspect na dalawang taon na raw nagkakabit ng mga braces sa Batangas City. Sa halagang 2,500 pesos lang, gayong ang braces sa tunay at lehitimong espesyalistang orthodontist aabot ng hanggang 90,000 pesos. Magkalapit lang na bahay. So we conduct a simultaneous surveillance with the supporting documents from the Philippine Regulatory Commission sa PRC na the following subject or suspect natin ay hindi lisensyado ng PRC. Bukod sa mga substandard na dental supplies, na-recover sa mga suspect ang nipper, pusher at nail cutter na ginagamit nila sa dental procedures sa kanilang mga kliyente. Ayon sa Philippine Dental Association, labis silang nababahala sa peligrong dulot ng pagdami ng mga nagkakabit ng braces at gumagawa ng postiso na hindi dentista at walang lisensya. Pantay-pantay, okay na. Hasta mas magandang tingnan. Pero ang after effect nun, ano, eto, bleeding gums, extrusion, lumabas yung ngipin niya, yun namang iba, intrusion, pumapasok, infection. Kasi hindi naman malilinis yung ginagamit nila. Ang worst scenario, we're going to remove all your teeth because of the braces. Sa pakiusap ng pulisya, hindi muna pinangalanan ang dalawang suspect habang nagpapatuloy pa ang follow-up operation sa kanilang mga kasabwat. Todo-todo naman ang hingi ng tawad ng dalawa. Diyan po lang ako nakakuha ng para maisustento sa aking mga anak na napasok pa po. Sa mga kliyente ko dati, humihingi po ako ng pauwanhin sa inyo. Kami nagsisisi ng lubusan at hindi na po kami uulit. Sinampahan ng kasong paglabag sa RA 9484 o Philippine Dental Act na may parusang 5 taong kulong. John Consulta, GMA News.